Yung sinasahod po, napresentan po ako ng business is way back 2017 po, pero hindi po agad ako nag-join. Yan, sino po dito yung mga napresentan pero hindi nag-join? Kasi po that was time na ano, negative po ako pagdating sa network marketing. Naririnig ko siya pero hindi ko siya totally alam. Ayan, so ang nag-present po sa akin ng mga ng negosyo, yung mga mentors ko po, sila Mentor Rowan, Mentor Hannah, Mentor Belle, sila Mentor Ryan. Actually, mga mentors na invite po ako sa business kasi doon sa ano, sa Bulacan, usong-uso po yung tinatawag na Budol Fight. Nabudol po ako ni Mentor Ryan. Isa po tayo sa mga nabudol ng ating Mentor Ryan po. No? Ayan, nag-invite po sa akong sa business ang kuya ko po, Mentor Darrell. Ayan, eto po. Ayan, nag-invite po sa akin sa business ang kuya ko po, yung brother ko, si Mentor Darrell po. And wala kang choice kundi sumunod. That time kasi na-invite po ako sa business. Working po ako as a crew. So after ko nag-work po, no, after ko, kaka-uwi ko lang yan, meron silang gathering sa ano po, kila Mentor Ryan sa bahay nila. So sinundo po ako ni Mentor Ryan sa bahay. Sabi niya, punta daw ako sa kanila, may kainan lang, budol pait, and may mga new friends na mamimit. And hindi ko expect na negosyo para yung pag-uusapan. Pero ano, take note mga mentors, so na-presentan po ako ng business, sobrang ganda nung pagkakapresent nila pero wala akong naiintindihan. Kasi wala sa mind ko yung ano, yung pagnenegosyo, and at the same time, ang inisip ko agad dyan, yung wala naman akong pangkapital. Ayan, wala akong pangkapital, wala akong mailalabas siya kasi ang sahod ko lang naman, 300 plus 350, minsan 200 plus lang pagka per day po, no? Kaya hindi talaga sasapat nung narinig ko yung ano, yung puhunan na nilatag nila sa akin. And at the same time na sabi ko nga po, negative po ako sa kuya ko. Noon, pag nakikita ko sila ng ganyan, inaabot ng gabi, madaling araw, pinagtatawanan ko sila. Parang ko, sinasabi ko sa kuya ko lagi, parang ay mga baliw ko, ikaw, nag-work ka na lang, di sana may kinikita ka pa. So, ayun na mga mentors, di ko siya naintindihan, pero ayun lang yung kagandahan sa negosyo natin. Hindi ka susukuan ng mga mentors mo. Pag alam nilang ano, makakatulong sa'yo. So, eto talaga makulit po talaga yung mentor ko eh. Wala kang choice, Mentor Ryan po. No? Talaga, in-engage niya ako sa grupo sa mga tao na mataas mangarap. Ayan, because of I'm worldwide, dito na-encourage ako kada sama-sama, saling kit-kit. Wait, na-presentan po ako ng business mga mentors way back 2017, September po. No? Ayan, pero hindi agad ako nag-join. After 6 months po ako nag-join. So 2018 na yun, no, mga mentors. After 6 months tayo nag-join. And ang nangyari po, kaya tayo na-encourage kasi sa culture na sinamahan natin, ito yung times na kung saan every after work ko, sinasama ko ni Mentor Ryan sa mga ano po, sa mga mentoring. Sa mga mentoring nila, kinig lang ako ng kinig and para lang ako halaman sa likod ng mga ano nila, behind the scene ng ano, pag may mentoring. Tapos until such time na naunawaan ko yung business, na encourage din ako, ginawan ko po siya ng paraan. Ayan, sabi ko po kanina, wala naman akong pang ano, pang kapital, wala akong pang puhunan. Ginawan ko po siya ng paraan. Binigyan po ako ng ano, ng idea ng kuya ko. Sabi niya, bibigyan kita ng ano ng idea kung paano ka makakapag-join kaya I'm worldwide. Ito yung sa ano time na naisasama na niya ako sa office. Actually mga mentor sumasama lang naman ako sa office because gusto ko lang naman makagala since tubong Bulacan, hindi ako madalas makagala ng ano po ng Manila po. Kaya ito talaga yung culture na nagustuhan ko na ang saya nila kasama, yung mga bands nila. Tapos, doon na ako na-encourage. Ginawan ko ng paraan yung ano ko, yung pampuhunan. Actually, ang nilabas ko po, mga mentors, is 11,200. Nag-start po tayo sa 11,200. Ayan. Yung capital po na nilabas ko dyan, ang ginawa ko po, nagbenta-benta. And then, yung sinahod ko po sa paluwagan, yun yung pinandagdag ko po para makapag-start po ako sa business. Ito kasi yung time na ano, kadasama sa akin ng kuya ko, na-experience ko na din magbenta-benta. Kaya sabi niya sa akin, mas maganda kung member ka na para pag may mga nagustuhan na mag-member, sa'yo na mapupunta. So talagang ginawa natin siya ng paraan. Kaya no, mga mentors, tumatag tayo sa business and tumagal tayo sa business because of the trainings and mentorings na mga inatinan natin. Ayan, sama lang tayo na sama before, no? Nung start po ako na presenta, nang nangyari po sa akin yan, kada
mentoring and trainings na pupuntahan nila para lang ako sa Aling Kitkit, pero di pa ako member. Ako yung tinatawag nila lagi sa Aling Kitkit, pero hindi pa ako member. Pero ayun ang mga mentors na ginawa natin na paraan, mas lalo tayong na-enlighten sa business, na-encourage, na maganda talaga siya, and nakakapagpabago ng buhay. Dito po na-experience natin yung mga offline trainings, way back 2018 po, no, bago mag-pandemic po, no. Talaga nagustuhan ko yung mind ko, unti-unting na ano, na bago, ni hindi na lang tumatakbo yung mind natin sa pag-work sa labas po, no. So until such time na final time na natin si I'm Worldwide, kasi na, ano, kinausap tayo ng mga mentors natin, mas maganda kung ma-full time mo to, and mafokusan mo siya at maka-attend ka ng mga training. Dito mga mentors, nakakasama na tayo sa mga breakthrough. Ayan. Ito rin talaga yung breakthrough na to. Ito yung nakapagpabago ng mindset natin. Na before, kala lang natin sama lang tayo nasama, parang enjoyment, parang ganun lang, bands. Pero nung naka-attend po ako ng breakthrough, that time kasi nung breakthrough, wala pang, hindi pa po yung ano, hindi pa, baga hindi pa ini-implement yung pag-sapphire ka na sa ka siya makakasama. Before kasi kahit 10,000 lang yung ano mo, yung laman ng account mo, pwede ka makasama. So, isa ako sa mga naka-experience din po niyan. Dito na tumaas yung ano natin, yung mind natin na eto na itotodo ko na si IM. So, ito na talaga yung gagawin ko. Final time ko na siya. And ayun know, mga mentor, syempre hindi madali yung negosyo natin. Sobrang dami natin na pagdaan ng hirap, struggle. Na-experience din natin yung mga offline days po, no, yung flyering. Yung on the spot kang kakausap ng mga tao, hindi mo kakilala, strangers as in. Dito tayo na-build mga mentors, dito na-build yung confidence natin po. No? Kasi isa po tayo sa mga super S person. Yung tipong parang halaman sa isang gilid po, no? Pag iniwan mo doon, pag binaligan mo nandun pa rin. Ganun po tayo ka, ano, kamahiyain po. Pero because of the culture na to, na kung saan, pag pinupush ka ng mentor mo, doon talaga tataas yung confident mo. Ayan. So, talagang dito, na-build yung, ano natin, yung confident natin na kumausap ng mga taong hindi naman natin kakilala. Ayan. Yan o mga mentors, doing I'm Worldwide, tuloy-tuloy, never natin sinukuan. Although may mga times na may mga quitting moments po tayo, pero dahil sa mga help na mga mentors natin na never din tayo sinukuan, kahit minsan sobrang bagal natin, sobrang minsan pasaway tayo, pero may mga mentors na tumutulong sa atin. Ayan, no, hindi natin siya sinukuan, makapag-create tayo ng elites ng mga elites under our organization, and isa po ni Mentor Karen, isa din po tayo sa mga super elite executive po ng IM Worldwide. And dahil sa pagtuloy-tuloy ng negosyo natin, no, mga mentors, dito po napunta sa atin yung ano po, no, nakapag-create tayo ng isang diamond, one emerald, three rubies, and ito po mga sapphires. Hindi po siya updated, no, mga mentors, ang dami po ulit natin mga latest ano rank-ups po under our organization po, no. Ayan na po tayo ng mga mentors. From dati na sali lang ng sama na ng sama lang ng sama sa Aling Kitkit, never ko na-imagine na makakapag-create. Ito yung lagi ko sinasabi sa mentor ko. Kaya ko bang makapag-build ng isang grupo kung mahihay naman ako? Parang hindi ko kaya. Ang daming doubts sa sarili, pero naniniwala kasi yung mga mentors natin na kung kaya nila, kayang-kaya din natin. Eh yun lang din yung ano, yung pinaniwalaan natin, yung trust sa atin ng mentors natin na kaya din natin. So nakapag-create tayo ng elites na mas malulupit, magagaling pa sa atin. Ayan. And we have millionaires na din po under our organizations po. Ayan, isa na din po tayo sa mga millionaire circle po ni IM Worldwide. Ayan. And marami pa po diyang madadagdag. And ito po yung ano, yung achievements natin doing IM Worldwide po. Nakapaglabas po tayo ng sariling sasakyan. From our family po, ako po yung first sa magkakapatid na nagkaroon ng sariling sasakyan po. Ito po yung sobrang na-value ko po sa negosyo natin na talagang baguhan ng buhay, babaguhin niya yung life mo. Na kung saan yung mga bagay na hindi mo kayang kunin sa labas, kayang-kayang ibigay sa iyo ni IM Worldwide once na tinuloy-tuloy mo. Ayan, and thank you Lord, no? Thank you kay IM Worldwide, kasi dito sa IM Worldwide lang tayo nakapag-experience ng mga ganito po, no? Nakapaglabas ng sariling sasakyan. And ang nakakatuwa po, no, mga mentors, hindi lang tayo yung may sariling sasakyan po, no? Under our organization po, marami na din pong car achievers, and hindi na din po ito latest yung ano natin, yung poster.
Meron po tayong latest car achiever po last time na po na naglabas yung mag-asawa po. Ayan, and isa din po tayo sa mga nakasama sa South Korea. From dati, ano, hindi tayo nakakahit ng mga travel incentives po, no? Pero yun nga, ginawa lang din natin yung best natin, nakinig sa mga mentor na kung nagagawa nila, kaya din natin. So, pinush natin yung sarili natin kahit na sobrang mahiyain, sobrang lack of confidence sa sarili. Pinush natin yung sarili natin na mag ano din, mag-achieve din. Kasi yun yung promise ng company natin na yung ano yung mga binibigay nila kunin din natin, 'di ba? So isa tayo sa mga ano sa Team Blast, isa tayo sa mga nakahit ng travel to Korea and next year po siya, no? Yan, next. And isa din po tayo sa mga nakahit ng luxury incentive po. And ang nakakatuwa po dito, marami po sa team natin ang nakahit din po. And our latest, ano po, no, first time and nakakatuwa, nakaka-proud po, mentor na Yumi, isa po sa mga nakahit din po ng Rolex ni Emerald Bait po, ang luxury incentive po, no? Ayan. And doing I'm worldwide, no, mga mentors dito, pag hindi ka talaga sumuko, tinuloy-tuloy mo yung negosyo. Although, minsan guys, that's na sa paningin natin, yung pagtuloy-tuloy po, no, pero yun kasi talaga yung secret po sa negosyo. Tuloy-tuloy na may gagawin ka. Lalaki at lalaki yung grupo mo, lalaki at lalaki yung resulta mo. Magkakaroon ka ng mga bagay na nakikita natin sa mga mentors natin. And ito po yung nakakatuwa from saling kit-kit lang. From mahihiyain na hindi ko na-imagine na makakapag-build ng isang malaking grupo. Pero isa po tayo sa nabiyayaan na magkaroon ng isang malaking grupo under Unstoppable po, no? Under Alliance and General Alliance po. Ayan. And sa atin din po yung mga malulupet na leaders. Hindi po tayo magaling na mga mentors. Isa lang din po tayo sa mga na-build ng trainings and mentorings at guidance ng mga mentors po natin. Ayan. Ayan mo, mentors, no? Maraming taong tumulong sa atin. Hindi naman tayo mapupunta dun sa ano na yan, sa position na kung anong meron tayo ngayon, kundi dahil sa mga buhay ng mga mentors natin na nag-guide sa atin at nagtulong sa atin sumula umpisa po. And gusto ko lang din pasalamatan ng ating nanay at tatay dito sa negosyo din po, no? Ang inyong nanay at tatay, Coach Mike and Coach Arian po, na isa din po talaga sa mga nag-guide sa akin sa business. At lagi nagpo-push na kaya ko din yung mga nagagawa po ng mga mentors natin. Ayan. Ayan mga mentors, I hope nakilala niyo din po ako personally. Pero meron po tayong ano, no, topic na binigay ng ating Mother Titans po, no, ang Facebook ads po. Sino po dito yung mga Recording in nagpe-Facebook progress. Marami na po, no? I think marami na po dito nagpe-Facebook ads. Hindi naman po ako expert sa ganito, hindi rin po ako sobrang galing sa ganito. Pero ito lang din po yung mga best practices na ituturo ko po sa inyo. I hope ma-impart po ako sa inyo. Ayan, para po sa mga bago po, no? Ang first step na lagi namin sinasabi para hindi sila, ano, ma-restrict agad. Ito yung mga ano guidelines pa mga bago hindi pa nagta-try mag-Facebook ads. So pinapaano agad namin sila, pinapa-download agad namin sila ng mga apps na needs natin sa Facebook ads. And yung ad set po, no, first po kailangan po natin diyan ng Meta Ads Manager. Ito po sa phone lang po ito, no, mga mentors. Sa phone lang po ninyo makikita. Ayan, ang pagsiseta po kasi ng ads sa computer siya ginagawa. Hindi po siya masiset up on phone lang po. So, sa computer po siya ginagawa. Need po natin ng Ads Manager, Meta Business Suite. Ayan, kasi para yung mga kliyente natin, yung mga inquiries natin na nag-i-inquire sa ads natin, mabilis natin masasagot or makokonnect sa kanila. Ayan, need that din natin nung ano po, no, ad account. And make sure na yung ads account natin is hindi siya nagagamit for restriction. Kasi maraming Facebook ads. Ito, marami po ako na-encounter sa mga leaders po namin na hindi pa nakakapag-ads. Pero nung ino-open namin yung ads, ano, restricted na agad. Actually, kasi may mga mentors, meron tayong mga nababiolate sa Facebook. Sobrang higpit kasi ni Facebook ngayon. Marami tayong nababiolate na policy ni Facebook na hindi natin alam, nakaka-affect siya dun sa ads account natin. Kaya pagka, kahit hindi ka pa nakakapag-create ng ads, may kita mo, restricted ka na agad. Marami kasing violation, lalong-lalo na po sa mga groups. Ayan, yung mga posting via groups.
And then yung kahit yung sa mga ano, wall lang natin, pag against the policy ni Facebook, once na ano, nakita niya na ano, na lumalabag na sa policy, nire-restrict talaga niya yung account. Kaya double check niyo din po para makapag-ads po tayo is okay po yung ads account niyo. Ayan. Ngayon po kasi marami na ngayon, ano, marami ng bagong algorithm si ads. Ayan, later natin to balikan. Pakita ko po sa inyo mga mentors kung paano po ako nagsiset up ng ads para po magkaroon din po kayo ng ID. Ayan. Ito pa yung message. Punta lang po tayo sa ating Facebook and make sure po na meron tayong number one na dapat meron tayong page. No, ito po yung page na ginagamit ko for Facebook ads mga mentors. Last time po naglabas ng ano ng memo si company na dapat yung ginagamit nating Facebook page is naka-name sa atin. Ayan, so dapat correct po yung pag-aano ng Facebook page natin para hindi tayo lumabag sa policy ni Facebook ni ano po ni I'm Worldwide po, no? So name mo nakarugtong doon sa pangalan ng page mo. Ayan, ito po yung itsura ng page natin. Dapat may page na tayo. And once na nag-ads po tayo, nag-run tayo ng ads, ang ginagawa ko po mga mentors, usually kasi dati ang ginagawa namin, direct na doon yung video or picture na gagamitin namin for ads. Pero ngayon po, ang ginagawa ko ngayon, nag-a-upload na ako mismo sa page ng video na gagamitin ko for ads. Ito po yung ginagamit namin for ads. Ginagamit ko. Ayan. So, dapat din po mga mentors. And Cindy, lumilipat. Ay, hindi Thank po. You. Ano ka po ulit? Ayan, kita na po mga mentors. And balik po tayo sa ano, umpisa. Ayan, ito po yung page natin mga mentors. And naka-name po sa atin yung page. And yun nga, ang mga ano mga inquiries ngayon sobrang ano na po no, sobrang meticulosa na po pagdating sa mga ini-inquire nila ko. Kaya talagang make sure mo yung page mo is legit sa tignan. Kaya ang ginawa ko po mga mentors, nag-edit po ako ng ano ko ng sarili kong ano ng sarili kong picture para mas malinis yung tignan. Ayan po yung nilagay ko sa akin page and naka-name sa akin yung ano page na to. Ayan. So, pwede nyo din po siyang gawin. Ito po yung technique namin. Bakit pag nag-ads kami, mostly engaging siya kasi yung page mo nang inaayos namin kung maganda ba siya, kung catchy ba siya sa mata ng mga nag-i-inquire. Kasi sayang din naman yung ano natin ng mga mentors, yung i-ads natin, kung yung mismo page natin hindi siya maayos tignan. Kaya make sure na clean na maayos or cleanliness yung ano yung page natin. And ang ginagawa ko po mga mentors, hindi po muna ako nagda-direct sa Facebook ads. Ang ginagawa ko po, gumagawa na ako ng video or picture na gagamitin ko for ads, tapos yun yung ipopost ko dito sa page. So ito po yung ginagamit ko for ads. I think nakikita nyo na rin po itong mga mentors, yung video ni Ms. Maritoni Fernandez po, no? Ayan. So hindi siya more on copyright. Hindi rin siya yung chap-chap kasi ayaw ni Facebook ads yung chap-chap na video. Tuloy-tuloy lang po itong mga mentors, isang video lang siya. So in-edit ko lang siya, nilagyan ko lang siya ng mga yung mga logo ng FDA, halal, yung Australian tapos yung IM. Ayan, kinopy ko lang din po yan sa ano sa post ni Mentor Peach sa YouTube po. Yan po yung ginagamit namin for ads. Ayan. Tapos dito mga mentors, may edit nyo na siya. Once na pinost nyo siya. And double check nyo lang din po yung captioning kasi may mga captioning na ayaw ni Facebook, yung against the policy ni Facebook. Kaya ito mentors, ang nilagay ko dito, anong sakit ang nagagamot nung in-offer natin or i-advertise natin. So ito, naglagay lang tayo ng ilan mga sakit na kung saan pwedeng matulungan ng barley natin. Ayan, kasi si Facebook ads, maselan po siya. Kung ano yung na-advertise natin, yung nilalaman ng video na ina-advertise natin, dapat specific ako ano yung ano, yung tinutugma ng video na yon. Kaya dito nilagyan natin siya ng ano, ng sakit. And yung benefits ng barley. Ayan, pwede nyo din po siyang i-try po, no? And makikita nyo po mga mentors. And dito mentors, once na nakapag-post na po kayo dito, may edit nyo man po siya. Ayan. So, edit nyo lang siya. Ayaw gumalaw. Edit post lang po.
Makikita niyo po yung video para magkaroon ng thumbnail na ganito. Ito po kasi ginawa ko lang po siya, itong thumbnail na to, yung poster na to. So sinamahan ko lang po ng picture ni Jung Ho Yun and Mr. Piolo Pascual po. So dito, kasi sa ano po, sa direct sa ads, ang ginagawa natin, doon na tayo naglalagay ng video or picture po. Ito, para malagyan mo ng title or thumbnail yung video, e-edit mo lang siya. Tapos ang nilalagay ko po dyan, be an authorized distributor. Yun po yung nakikita sa message. Once na may nag-click ng message, yun yung nakikita dun sa bungad na, no, yung be an authorized distributor in your area. Ayun. Tapos dito po, upload ka lang ng thumbnail para yung video or picture na gagamitin mo, hindi na kanganga yung nagsasalita or in-advertise. Maayos siyang tignan. Ayan. Kaya dito, ang bungad dito sa thumbnail, hindi nakanganga si Miss Maritone Fernandez, kundi picture siya or poster. Ayan. In-edit ko lang din po siya, mga mentors. And depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyong gamitin. Kasi ito po, naging advisable din sa mga ano po, sa mga nag-advertise, mas okay kung video mo yung gagamitin mo para hindi siya ano, hindi siya copyright. Ayan, sa mga, I think marami na rin po dito yung may mga sariling video po, no? Mas okay po yun yung kayo mismo yung nag-present ng mga benefits ng Barley or mga, yung business side. Ayan, pwede nyo din siya i-advertise. Depende po sa kung ano yung gusto nyong i-advertise. Ito po kasi yung nagamit na po namin sa team. Kasi marami dito mahihiyain, hindi kaya mag-video. Like me, na nahihiya pa din mag-video. Kaya ang ginagawa ko lang po, nagbi-video lang ako, tapos yun na lang isinesend ko sa ano, sa mga client ko. Pero pang advertise ko po is gumagamit lang po ako ng mga video ng mga ambassador natin and ini-edit ko lang po siya. Hindi ko naman kini-claim na sa atin, pero yun lang, para lang ma-advertise yung barley natin. And effective naman po siya sa mga ano natin, sa mga inquiries natin. Ayan. Pwede nyo din po siya i-copya. Kung may mga ano kagaya ko rin dito na hindi kaya mag-video, personal video. Ayan. And dito mga mentors, punta lang tayo paano tayo nagsisetup. Once na nakapag ano ka na, nakapag gawa ka na ng video or picture na gagamitin mo for advertising, i-ano mo lang siya, ipin mo lang siya sa unaan para mabilis mo siyang makita. And syempre, malatabunan yan everyday na nagpo-posting ka, tapos setup ka ng setup ng ads. Ayan, everyday nagpo-posting ka sa page mo, matatabunan yung video. Pag nakapin na kasi siya, hindi mo siya makikita dun sa ano, yung sa new post dun sa ads. Pakita ko po sa inyo mga mentors. Ayan. To set up the ads, balik ka lang dito sa ano, sa newsfeed. Tapos, para mas mabilis, punta ka lang sa ads manager. Ayan. Loading po ng mga mentors. Okay po ba yung ano natin? Share screen natin. Ayan. Ito po yung mga ano ko, mga na-setup ko na na-hatch before po, no? Ayan. So, yan mga mentors. Sa pag nagsisetup tayo ng ads, dito lang pupunta ka lang sa panel ng ads. Meron tayong tatlong ad set. Yung pinakita ko kanina sa slide natin. And create ka lang dito ng ads. Ayan, eto before kasi ang makikita natin diyan, iba yung system ng ads before. Ngayon kasi nagbago na siya. So hindi mo na makikita yung per messages dito. Ang ginagawa ko po, since per message po ang targeting natin, engagement ang kiniklik ko kasi per message na siya. Mababasa niyo po yan mga mentors kung per message siya. Ayan. Ayan, malalabas dyan, Messenger, Instagram, WhatsApp. Ayan, so ang ini-click ko dyan, engagement. Ito po yung tatlong panel ng magiging ad set mo, no? Ayan, pwede mo siya lagyan ng name para hindi ka malito. Ang nilalagay ko lang po dyan is kung ano yung hinihit ko. Tapos, yun lang. For example, ang hitting mo ngayon, Sapphire. Ayan, Sapphire 2023. So dito, lalagyan mo lang din siya ng another, kung ano yung maisip mo. Ito yung tatlong ano mo po kasi ad set po. No? So continue mo lang siya. Ito yung sinasabi ko mga mentors na bagong algorithm ng ads, bagong setup ng ads. Si ads, nagbibigay na siya ng sarili niyang targeting. Pero
Ang ginagawa ko po kasi no, kami is nagma-manual po ako. Hindi ko po sinusunod yung targeting ni ads kasi kung ano lang yung maibibigay ni ads, yun lang yung masasakop ng ano mo ng targeting mo. So ako manual engagement campaign. Ayan, continue mo lang kung saan ikaw yung mismong gagawa ng targeting mo. Ayan, makikita mo dyan yung first panel ng ads mo. So dito, ang babaguhin mo lang dito yung budget mo, kung ano yung target mo. Okay, budget mo per day. Per day po ang budget ni ads. So sa ads po kasi iba siya sa boosting. And ang targeting po kasi ng ads is per day. Hindi po siya yung ano. Sa boosting kasi, once na nag-boost ka, kung ano yung magkano yung nilagay mo doon, minsan yung 200 or 1,000 mo, minsan nauubos ng 500 per day. Hindi siya ano, hindi siya, kumbaga hindi siya limit kung ano yung nilagay mong amount. Dito kasi kay ads, once na naglagay ka ng 200 or 500 per day, basta per day lang siya, yun lang yung mababawas. So per day 500, 300, depende po. Sa Pilipinas po kasi ang targeting namin dyan na ano, budgeting, minsan 200, 100, 300. Pag US po, Canada, since international po, ang nilalagay po namin dyan is 500 to 1,000. Depende po sa inyo kung magkano po yung budget na gusto nyong start. Pero kung starting naman po, pwede naman 500 per day. International po kasi malaki yung bidding talaga, yung budgeting. Lalo mas maraming nag-a-ads pag international. And yung 500 po, isang bansa lang ang kayang i-accommodate niyan. So hindi mo siya pwedeng ilagay. Depende sa iyo kung gusto mo ilagay Canada or US. Canada and US, pagsamahin mo. Pero don't expect na dadami yung inquiry kasi mag-aagawan sila ng budget. Lalo magkaiba sila ng country at currency. Ayan. So, pag 500 per day, ang ina-advise ko lang talaga dyan is kung ano yung target mo, isang bansa lang. For example, USA lang. USA lang pag 500. Pwede kang magdalawang bansa kung ang nilalagay mong budget is 2,000 or 1,000. Sa 1,000 pa nga po, sobrang bagal pa din ng inquiry since international pag nilagay mo Canada and US. Ayan. So, for example po, 500 muna starting. Ang ilalagay po natin dyan is US muna. Ayan, isang bansa lang po, much, much better po. And make sure mo mga mentors na yung targeting landing page mo is yung kung saan ka nag-post. Ito kasi makikita nyo po madami kong page na inaano po na minamanage po sa mga leaders po ito. Minamonitor po natin yung mga ads nila para hindi ma-restrict. Ayan. Okay. Tayo kasi nagsiset up kadalasan ng mga ads ng new leaders. Ayan. So, for example, 500 per day po ang target mo, USA lang. Ayan. Lagay mo lang dyan, USA. All in all na po yan ng USA and makikita mo dito yung estimate audience kung ilan. Pero ito, nababago to pag naglagay ka na ng targeting. Ito mga mentors, ito yung nabago sa setup ng ads, no? Nawala dito yung ano yung mga ano na automatic na makikita mo diyan yung mga age, yung mga demographics. Switch mo lang tong to original, use original para bumalik siya sa dati. Para hindi si Facebook Ads yung mag-decide ng targeting mo. So dito ikaw na mag-set up ng targeting mo. Okay? Ang nilalagay po namin, nilalagay ko po diyan mga mentor sa age since international USA, 25 to 60 years old po. Ayan, kasi wala naman din po nag-i-inquire na 25 baba. So, nilalagay ko na lang din 25. Usually kasi dyan ang nag-i-inquire, ano, 40 plus pataas. Yun. Ayan, ito yung demographic. Ayan, dito ko naglalagay ng mga targeting demographic. Marami po ko dyan nilalagay. Pwede ka maglagay ng marami dyan sa demographic. Ayan, example po, health. Ito, mga mentors, may mga lalabas siya. Once na nag-search ka ng health, may mga lalabas na targeting dyan. Pag tinapat mo yung ano mo, yung arrow dito sa mga name nito, makikita mo yung audience, size audience niya. Ayan, nakikita niyo po sa gilid. Ayan, may mga tinatanggal lang ako dito na nililipat ko sa tagito, maglagay tayo ng isa para makita niyo po.
For example po, nilagay ko po dito yung ano, yung health club. Ayan. Dito po sa ano, sa narrow, define further, dati kasi narrow audience po to. No? Dito ko nilalagay yung, hindi ko siya nilalagay dito sa demographic, dito ko nilalagay yung health and medical. Ayan. Health and wellness. Ito yung pinaka-specific targeting ng ads mo. Ayan. And healthcare. Ayan. Pag health yung nilagay mong demographic, ito yung pinaka nilalagay ko po dito sa ano, sa define further or narrow audience niya, yung pinaka-specific targeting. And the rest dito na. Wag mo ilalagay dito yung tatlong nilagay mo dun sa pinaka ano niya, pinaka targeting niya. The rest dito na. Ayan. Sa demographic. Eh, nakita niyo po mga mentors, yung define further, yung ano niyo po, yung estimate audience niyo na babago po, no? Kasi naglalagay ka ng ano, specific targeting dun sa ads mo. Eh, about sa health, pwede mo yan ilagay lahat sa ano, sa ano mo, sa demographic. Ayan. Inubos ko po yung ano dyan, pero hindi ko na nilalagay yung mga ano po, yung mga mabababa, yung yung audience size. Eh, may kita nyo po mga mentors once na nag-copy paste kayo ng ano about health. May kita nyo yung mga lalabas dyan. And click nyo lang para mailagay dun sa demographic. Healthy diet. And health habit. Healthy habit, yan yung mga nilalagay ko. Ayan, kung makikita nyo mga mentors, ito yung nilagay natin sa ating demographics about health. And dito naman sa define further or narrow audience, yung pinaka-specific target niya, dito natin nilagay yung health and medical, health and wellness, healthcare. Ito kasi yung may mga matataas ang targeting size. So dito natin siya nilalagay sa pinaka-specific target ni ads. Ayan. Yan. And about business naman. Nilalagay ko din po dyan yung about business. Ayan. Yung business, dito ko siya nilalagay sa define further or narrow audience. Ayan. Pag makita mo kasi, makikita mo kasi siya, pag tinapat mo yung arrow ng ano mo, ng mouse mo dito, kung gano'ng kalaki yung size audience niya. Ayan. So, dito ko siya nilalagay sa ano, define further. Ayan. Product business. And the rest dito na sa ano, demographic. Ito lang yung pinaka-specific. Para hindi sabog yung ano, targeting ng ads mo. Maayos siya. Kumbaga, templado siya nung ano, ng targeting. Ayan. Dito na the rest yung mga ano, yung mga small business, yung mga about business. Huwag mo lang ilalagay yung dalawang nilagay mo sa ano, sa define further, home business, yung mga yan, pwede mo siyang ilagay dito. Para si ads, hindi siya nalilito. Ano ba talaga yung target mo? About health ba? About business ba? Ayan. And the rest dito mo na ilalagay sa demographic. And large business. Small business. And medium business. Mga ganun po kasi targeting si ads. And distribution business. And subscription, business, pwede mo rin ilagay sa iyong targeting sa demographic. And business page admins, kasi marami din yan gumagamit nyo mga ganyan. Kaya kung makikita nyo mga mentors, no, yung estimate audience nyo na babago. Diba? Na ano siya kanina. Kasi kanina, wala siyang specific target. Kaya ang estimate audience niya, malawak, malaki. Pero hindi siya, ano, hindi siya tama. Pag nag-ads ka, kailangan meron kang specific target para yung ads mo merong pupuntahan kung ano ba yung mga tinatarget. Dito naman, ang dinadagdag ko lang, okay na ako sa demographic dito na nilalagay. Ang dinadagdag ko lang dito sa define further, yung sales. Kasi marami sa ibang bansa,
alamin mo din kung ano yung kadalasang work ng mga OFW sa ibang bansa. Yun yung itatargetin mo. Marami kasi sa ibang bansa ang nag-work sa sales, ayan, advertising, sa mga marketing po ito, no? Advertising, marketing. So, nilalagay ko siya dito sa pinaka-specific target. Kaya, kadalasan ang mga nag-i-inquire po sa amin, nag-work sa, yung mga nagdo-double job, nag-work sa, ano, sa mga convenience store, kasi ang tinarget mo yung, ano, yung about sales, yung mga marketing, ayan. Business, yung mga business owner sa ibang bansa, yung nagpo-put up ng mga negosyo, ibang negosyo sa ibang bansa ang natatarget din. And about health, ayan, marami na kasi tinanggal si Facebook ads ng mga targeting, like yung mga may cancer, tinanggal na kasi yun ni Facebook ads. Hindi mo na siya mailalagay sa targeting mo. Ayan. So, ito na yung pinaka-latest na targeting ni ads na nilalagay, kadalasang nilalagay ko po. Nagdadagdag lang ako dyan minsan ng mga online shopping, since sa ibang bansa uso din po yung ganon. Ayan, dito po, dito ko nilalagay yan sa ano, sa define further. Ayan, para maraming target yung Facebook ads. And then dito, mga mentors, baguhin mo lang yung language. Ang nilalagay ko lang po dyan, English UK, English US, Filipino language, para hindi nahaluan ng ibang lahi yung mga nag-i-inquire dun sa ano mo, sa ads mo. Yan. So, specific lang din yung targeting mong language para more on OFW or Filipino lang yung mag-i-inquire. Ayan. Yan. So, dito mga mentor, sa placement, ayan po, tapos na po tayo dito sa demographic. Wala ka nang imang i-edit dyan. Dito po, hindi ko na din siya nilalagyan ng scheduled running. Basta nag-ads ka ngayon, start ka ngayon, once na review yan ni Facebook, siya na magde-decide kung anong oras niya i-active. Kasi i-review pa niya yan ads mo eh, kung pasok ba dun sa ano niya. Sa, pero, yun nga, kung since tama naman yung mga nailagay mong targeting, i-active naman ni ads yung Facebook mo. Wala ka naman ma-violate na policy. Ayan. So, yun na yung pinaka-targeting natin na ano lang po, kumbaga, konti lang din yung nilalagay nating targeting, hindi siya marami. Ito din kasi, kaya hindi din po ako naglalagay mentors ng schedule date kung kailan magra-run yung ads. Nagko-cause din kasi siya ng restriction. So, isa sa mga na, ano, natutunan ko, huwag ka na maglagay ng, ano, ng starting date. Tapos, nilalagyan mo din, minsan nilalagyan din namin yan na, dati, nilalagyan namin siya ng end date. Dapat pala hindi na. Kasi para yung ads mo, kung i-stop mo yung ads mo, i-off mo lang dun sa button. Huwag mo nang lagyan ng end date. Para hindi ka setup ng bago. Kasi once na stop yung ads mo, tapos na nag-stop siya dun sa end date na nilagay mo, tapos i-run mo ulit, dun siya nagko-cause ng violation. Wag ano, mas much better na wag mo na lang lagyan ng ano, ng end date or starting ano. Kung ano yung nag-start ka ngayon, yun na lang yun. Huwag mo na siyang gagalawin. Ayan. So, dito mga mentor sa baba, na nagma-manual placement lang tayo dito. Since ang target lang naman natin is Facebook. So, tinatanggal natin ang Instagram. Pwede mo rin naman target yung Instagram. Pero yun nga, mag-aagawan sila ng budget ni Facebook at Instagram dun sa budget na per day na nilagay mo. Kasi iba din yung targeting ng Instagram, iba yung targeting ng Facebook. Ayan, so tinatanggal ko dyan yung Facebook Messenger Audience Network. Lalo yung ginamit mong video or picture, hindi pasok doon sa ano, sa sizes tong ano, targeting mo na ano. Ayan. Since yung video ginagagamitin natin, mentors, yung video na pinakita ko po kanina yung kay Miss Maritoni po, no? Tinatanggal ko po dyan yung in-stream kasi yung video na yon lagpas po siya ng 2 minutes kasi sa in-stream hindi kasha doon yung video. So para hindi na siya ipatanggal ni Facebook, tinatanggal ko na siya kasi hindi kasha doon yung video. Ayan. So nakita niyo mga mentors, nabawasan po ulit yung estimate audience natin kasi may mga tinatanggal tayo na hindi naman na dapat targetin. Ayan. Next mo lang. Ito yung pinaka-finish product ng Facebook ads mo. Mabilis na lang naman po yung pag-setup ng Facebook, pero
Yun niya, dapat din maging ano, maging tama yung pagse-setup niya para wala ka na ba violate na policy, since ang dami na ngayon na ano na policies ni Facebook. Once na nakapag-violate ka ng isa doon, re-restrict ka niya 3 days, minsan 1 week, 1 month, depende kung gano'ng kalala yung na-violate mong policy niya. Ayan, make sure mo din ulit kung yung page, landing page mo is tama, hindi ibang page. Ayan, kung saan ka nag-post ng video. Ayan, so, ang ginagawa dati po, no, direct dito sa, ano, sa ads, yung video. Dito ko na lang po, ano, kinukuha sa page. Kung ano po yung pinost ko dito sa page, yung kanina po ito. Tsaka ano din mga mentors, kaya pinipin ko siya or dito ko na siya kinukuha sa page para kung ano yung nag-engage na video, hindi ka na paulit-ulit na post na gagawa. Ayan, yun na yun. Once na nag-ad set ka ulit ng bago, eto ulit yung mag-engage na video. Baga ano siya, mas tumataas yung engagement niya. Yun at yun na lang din ulit. Ayan. Hindi ka na post ng post dito sa ads. Ayan, select mo lang yung ano, yung video na pinost mo dun sa page. Ayan, yung nabanggit ko kanina, once na dumami na yung posting mo, mahirapan ka nang hanapin pag malalim na yung video. Kahit nakapin siya dun, hindi mo siya makikita dito sa ads. Ayan, ang ginagawa ko po mga mentors, punta lang ako dito sa picture or video na pinost ko dito sa page. Punta ka lang dito sa video. Click mo lang siya para makuha mo yung kanyang ID, embed. Ayan, advanced settings. Ayan, kunin mo lang yung ID niya dito sa ano, sa URL. Huwag mo isasama yung ano yun da, yung ganun. Copy mo lang yung ID. Yan yung pinaka number lang nung ano, nung post video. Ayan, tapos i-ano mo siya dito. Ipipaste mo siya dito para mahanap mo siya mabilis. Ayan, use recommended ID. Click mo lang yan, tapos yun, nalalabas na yung video na ano, pinost mo dun sa page. Ayan, ito yung ads mo. Ayan. Dito mga mentors, hindi kasi siya nakikita kasi naka-automatic na po ako no, na auto-reply. So, ang nilalagay ko lang po doon na auto-reply, isang question lang. About ano yung ano, what are the benefits of this amazing barley lang. Yan lang yung kiniklik nila. Hindi po kami naglalagay ng 50% discount or magkano yung package, magkano yung barley, kundi what are the benefits of this amazing barley lang. Kasi maraming clients or inquiries na ano na once na nalaman na nila yung price or packages, yan, paano, napuputol yung conversation namin. And isa po sa mga na, ano namin na secret dun sa ano po, hindi naman siya secret. Bagay yung na... yung ginagamit namin sa ads is what are the benefits of this amazing barley lang. Tapos yung mag-automated response doon, yung magtatanong doon yung ano, saan yung location nila, thank you for inquiring, saan po location nila, may ask po, ganun lang. Tapos doon na mag-start yung conversation lagi sa ganun. So hindi niya na, hindi agad-agad siya napukulan kung magkano yung ano, yung products or yung ano, yung tapos dito yung mga packages, kundi napukulan muna siya yung ganda ng benepisyo ng ano nung barley. Kaya doon namin siya natutwist to package. Kasi doon na nila agad nalalaman magkano, kung ano yung ano, ganda ng or benefits ng barley. Ayan, yung ads po natin, Facebook ads, ang natatarget po niya yung feeds. Ito po yung mga targeting na hindi natatarget ng boosting. Kasi sa boosting, ano lang siya, sabog lang siya, wala siyang specific targeting. Dito po sa ads, kagandahan, nalilimit niya yung ano mo, yung per day ano niya, mag budget. At the same time, natatarget niya lahat about sa Facebook. Ayan, natatarget niya yung feeds ng Facebook, marketplace, video feeds, stories, ayan, Facebook Reels, sa search. Kaya pag nag-search kayo, kadalasan ang lalabas unang-una yung mga naka-sponsored. Diba? Na-try nyo po yun sa Facebook. Pag nag-search kayo ng barley, may mga lalabas na mga magre-recommend na mga naka-sponsored or naka-ads na barley. Ayun. So, target din siya ng ads natin. So, sa mga nagsa-search ng barley, kaya madami na nag-search lang, lumalabas yung advertising mo. Kasi natatarget din siya ng Facebook ads na hindi natatarget ng boosting. Ayan.
Ayun po mga mentors, yun po yung pinaka-finished product natin. Eto. So, publish mo lang siya. Maghihintay ka lang na i-active siya ni Facebook. Lalabas po dun sa unang setup nyo. No ads. Mga ilang minutes, siguro mga 10 minutes, ganun. 5 minutes. Lalabas na dun in review. Tapos, hours lang. Minsan, minutes lang din, no? Lalabas na dun active. Sabihin nun, active na yung ads. Ayan, ganun lang kabilis po yung pagsisetup namin ng ads. Wala nang kineme na nilalagay po na iba para walang ma-violate kay Facebook ads. Ayan, sobrang ano lang din po, sobrang konti lang din talaga ng targeting. Specific lang. Hindi na kami naglalagay ng mga ano dito, ng mga like yung mga website. Kasi malaki din po siya sa amount, bumabawa sa amount ng per day mo. Ayan, saka malito rin. Para ano din, doon kasi din namin na ano nakita, pagka hindi mostly automated yung ano mo, yung ads mo, mas nakakapag-twist ka into a higher package. Doon mo kasi nakakausap yung inquiry. Pagka isang question lang nilalagay mo doon, mas natutwist mo into call, video call, and talk yung mga nag-i-inquire. Ayaw kasi ng mga ano, mga inquiries ng automated. Kaya mas okay, isang question lang po yung nilalagay natin. Para ikaw mismo yung kausap niya. Ayan. Publish lang po yan, mga mentors. Yan lang po siya. Ayan, balik po tayo dito sa aking slide. Bigay lang po ako ng tips kung paano po tayo nakakapag-close. Pero hindi naman po tayo sobrang galing po sa ano po. No? Ito lang din yung napag-aralan din natin sa pag-a-ads po, no? Yung mga natutwist natin to higher package. Like example po ng mga mentors, ito yung galing sa ads. Ayan. Ang galing ko lang po yung nakaharang. Ayan, ito po, isa po to sa mga nag-jade package po sa atin sa ads. Ayan, ito po, specific lang din yung ano natin, yung question and answer natin dito. Yan, kanina yung nasabi ko nga kanina. Ito kasi hindi niya na-click yung, I think, itong ads ko, na-click niya doon sa message mismo ng page. Pero hindi niya na-click yung pinaka-automated message natin doon, respond what are the benefits of this amazing barley. Kaya ang lumabas sa kanya, siya na mismo yung nag-type ng ano niya, question niya. So sinagot lang din natin, ayan, proof of delivery, transactions, ayan, kung saan tayo nagpapadala, and ano yung na-accommodate ng barley natin na pwedeng padalhan. So, quick lang din. Ayan, bigay ka lang din ng very very quick na ano na information. Nagbibigay din po kami na ano po no, ng mga mentors ng mga amount of packages para may idea na yung ano yung kausap namin once na napresenta namin ng ano po ng mga packages. Ayan. Pero yung mga mentors hindi siya nakukuha ng isang ano lang ng mga mentors ng isang kumbaga isang messages lang. Ito kasi nag-inquire siya sa akin way back August. Hello, ma'am. Hindi po naka-share screen po. Thank you po. Ayan, mga mentors. Ito po yung nag-jade package dun sa ads. Ayan. So, nag-inquire siya sa akin. Nag-ads po tayo ng August po, no? Nag-inquire siya dun sa ads about ano yung paano daw siya maka-order ng ads. Magkano yung ano yung barley natin. Ayan. Nagsabi kasi siya kung saan lugar siya. So, sinagot natin, nakakapag-ano tayo dyan, nakakapag-ship tayo dyan. Proof of transaction, kailangan kasi ni client. Since ngayon kasi ang daming, ano po, ang daming gumagaya ng barley natin, ng mga nagpe-pick ng barley. Kaya, make sure mo na marami ka rin, ano, transaction, proof of transaction ng barley natin. Tapos, saan ka nagpapadala, and yung mga ano mo information mo yung ID mo na member ka ni IAM Worldwide para mas naniniwala yung kausap natin or yung mga inquiries natin. Ayan. So yun po mga mentors, pwede niyo na lang po basahin. And ito lang po yung mga ano yung mga naka-save replies sa akin dun sa page. Sobrang ano lang din po, quick lang din, specific lang din sa mga question natin or answer natin dun sa ano mga tanong ng ano ng inquiries. Hindi po tayo nagpa-present doon sa ano sa chat. Kasi meron naman po mga galing mag ano magaling mag-close deal sa chat lang, pero 'yun nga ano, na isa sa mga ano natin sa mga naging strength natin yung call agad.
pagpikit pa. Ayan, so through proof of transactions, mga information natin, bigay natin, tapos para mas makakonnect siya, no? Mas okay kasi nakakakonnect tayo dun sa mga inquiry sa page. Meron kasi mga nag-i-inquire sa page natin na hindi agad sila nakakakonnect sa atin. Kaya minsan napuputol yung ano yung conversation natin. Hindi, ang ginagawa po namin, hindi ko sinisend, ang ginagawa po ko po, hindi ko sinisenda ng link ng aking Facebook. Ang ginagawa ko po is screenshot po ng Facebook para makita niya yung isi-search niya and ano yung mukha, pangalan, kung tama ba to. Eh, lalo kung marami kang account na lalabas doon, no? Kaya talaga mas okay kung screenshot ng ano mo. Ng... Tapos, pwede mo siya i-PM na din. Ayan, para mabilis ka makapag-call sa kanya. Kasi sa page, di mo siya makukol. Meron mga, ano, yung mga inquiries, makaka-call sa atin, pero tayo, hindi tayo makaka-call sa kanila. Kaya mas okay na matwist agad natin sila doon sa ating main account na ma-add. Ayan, kaya yun yung lagi nagiging goal natin pagka once may mga nag-inquire. Kaya talagang mas okay kung hindi automated yung ads para mabilis makakonnect doon sa ano inquiries. Mabilis natin matok or makausap. Mas okay kasi pag natotok sila, mas nakukuha natin yung interest, yung ano nila, yung excitement nila kung ano yung mga packages na i-start nila. Ayan, ito po, taga ano po ito. Taga US. Ayan, mamaya sa inyo saan mo papakita yung ating inquiries po na taga US. Ayan. So, ito taga US po siya, mentors, nag-inquire sa ads natin. So, na-twist natin into call. Pero ito mentor, hindi agad siya nakapag, ano, no, nakapag-abil ng package. Makulit din tayo. Kailangan makulit ka rin sa pag, ano, pa-follow up sa mga inquiries mo. Kailangan naka-mark as follow-up yung mga potential inquiries mo doon na possible mag-avail ng package para nababalikan mo siya. Ito kasi si Tita Magda kasi hindi siya agad-agad nag-avail ng package nung natok ko siya. Kaya ang ginawa ko po, through follow-up. Ayan, ginagamit, ang ginagawa po namin follow-up, ginagamit namin yung mga advantage natin kasi yun yung mga ano raffle entry na nilalabas niya yung worldwide. So, ganito ang ginagawa namin. Ito last time kasi, event po ito, di ba, anniversary ni Yime Worldwide. So, isa to sa mga nagiging follow-up namin. Para sa mga new members, magkakaroon ng raffle entry na mananalo ng millions of prizes. So, yun yung ginagamit namin pang follow-up. Tapos, syempre may ano yan, mga ko-curious, paano ba yan? Paano magkakaroon ng entry dyan? Ilang entry? What's na nag-avail ng package? Doon na namin natutwist. Doon na na kumbaga naka-convert yung interest nila na mag-avail ng package. So, natok namin siya. Ang ginagawa namin technique mga mentors, once na nag-talk kami ng, ano, ng client international, ang ginagawa namin, hindi namin sinosolo. Although, kung magaling ka naman, ano, okay lang naman. Kung magaling ka mag-close deal nang ikaw lang mag-isa. Pero ang ginagawa po kasi namin, mentors, tulungan talaga kami sa team namin. Pagkausap namin, taga-international, taga-US, kung sino po yung available na leader namin na pwede makapag-sharing. Yun, binubunot po namin para makapag-sharing dun sa mga, ano namin, sa mga client namin dun sa lugar na yun, sa USA or Canada. Ayun, tapos pinag-sharing namin para ma ano makukuk agad yung interest ng ano ng client. Ganun po yung technique na ginagawa namin. Nagtutulungan talaga kami kung paano namin mako-close deal yung client pag natawagan na namin. Ayan si Tita Wilma kasi taga ano po siya, taga US, taga Hawaii. So ito kasi yung client ko na to, same day taga Hawaii. So ang tinawag ko diyan, pag may leader ka naman na taga doon, sama mo yung leader mo. Kasi mas ano eh, mas na-encourage yung mga OFW client natin kapag meron din silang kausap na kapwa nila OFW na nandun. Ayun, mas na-encourage sila pagka ganun yung pag kino-close deal na natin. Ayun, so na-present naman na natin yung ano, yung compensation. Sinama na lang din natin si Tita Wilma for closing the deals para at least mas maniwala si client na legit yung Barley, legit tayong member, legit din tayo nagpapadala ng mga ano products natin and tayo din nagpa-process. So si Tita Wilma, complete din naman siya sa mga information. Kaya mas lalong ano, na-encourage si client na mag-avail ng Jade. So Jade on the spot yung kinuha niya kasi
nadagdagan ng inspiring story ni Mama Wilma. Lalo yung pag may leaders ka na may testimony about the products, tapos makaka-relate yung client mo doon, may sakit din. Concern din kasi is merong health problem, so makaka-relate yung client mo. Ayan, bunot ka lang din ng available na leaders na pwede dun, na doon din sa lugar na yan para makarelate yung inquiries mo. Ayan, pag wala naman po leader, ginagawa namin, ka-team, ayun, ka-team na ano, pwede makapag-sharing. Eh, ito naman po, next naman po. Taga-Hawaii din po to si Ate Jane. Isa din po to sa mga running for suffer din natin ngayon. Isa din sa mga nabunot natin sa ano po, sa USE, nag-avail po ng JADE at nakapagpapasok din ng mga sunod-sunod na JADE. Isa na din po ito sa mga nag-ads. Ano po, technique po namin sa team, kahit bago pa lang, 1 week pa lang, basta gusto maubos agad yung product na in-avail or JADE package, gusto ang ma-maximize agad, pinagsasabay namin kung kaya, tinutulungan namin, pinag-ads na namin, tapos pinagsasabay namin yung warm market nila, tapos advertising. Kami nang minsan nagmamanage, salita nagmamanage ng ads nila, tapos sila naman, warm market. Ayan. Ito po si Ate Jane kasi nabunot ko siya sa US din, sa Hawaii. Ayan, isa din po dyan sa nag-avail ng JADE. Sa ano din po ito sa ads? Yun po, no, hindi agad-agad mag-a-avail ng package. Kaya talagang sipag lang din sa pagpa-follow up. And one thing na nagagamit natin sa pagpa-follow up yung mga transactions natin at the same time yung mga raffle entry na binibigay ni Emerald Wine. Ito po. Gawa ka lang din ng captioning kasi ito po yung ginawa namin na captioning. Yung ginawa ko pong captioning dun sa pagpa-follow up po dun sa ano sa nilalabas ni Emerald Wine na mga raffle entry. Ito po kasi yung ano yung sa anniversary. August din po nag-ano member, I think October po ito nag-member si August siya nag-inquire, October siya nag-join before mag-ano po anniversary. Ayan. Ayan, make sure na proof of transaction, message agad si client. Ito yung technique namin lagi ng mga leaders po, ng mga mentors. Yung mini-message na namin si client kahit hindi pa siya nagre-reply. Tapos sinasabi namin, mag-message na po kami sa iyo, ate, pa-accept na lang po. Ito po yung Facebook ko, ito po yung ID ko. Pwede mo din send yung valid ID mo para mas lalong ma-encourage si client or si inquiries na legit yung kausap niya. Ayan, send ka lang ng idea, ano yung mga packages natin, and sa USA, conversion sa USA, para pag pinrasis doon, yan. So, talk agad. Ayaw namin na nag-ano po, no, na experience po kasi yan namin, mga mentors, yung nagbigay ka na lahat ng conversation, sa conversation ng information lahat, tapos hindi mo pa nakakausap via call or video call yung client mo, kaya napuputol yung conversation. Kaya, ang end point, hindi na nag-avail ng package. Kaya talaga mas okay, konting information lang sa chat, tapos call na agad. Tapos tawagan mo na agad. Para makuha mo din yung twist ng ano, yung excitement nila. Diba? Makapagpalagayan ng loob. At the same time, kasi ang hirap kasi mag-report sa chat lang. Diba? Mas okay po pagka-call. So, doon mo na makukuha yung ano, client. Doon mo talaga maito-twist into package, higher package. Doon mo mabablock yung mind ni client na ayoko doon lang ako sa mababang package. Eh, yun lang yung kaya ng budget. Eh, pag international, alam naman natin yung kaya maglabas ng higher package po. Ano kaya talagang ikaw magpupush doon sa client mo. Kaya mas okay pag-call para nabablock mo agad yung mind ni client na ang kunin niya is JADE package. Isa po sa mga ano, technique ko din po no, ng team namin is yung sinasabi niya namin lagi na pag JADE package yung inabil nila, para ka na nakalibre ng gold package. Bakit? Kasi meron kang free na 50 boxes ate once ito yung inabil mo. And so yun lagi namin sinasabi. Para ka na, kung mag-gold ka, sayang naman yung free na 50 boxes para ka na rin nakalibre ng gold. So doon namin dinadagdag sa presentation po. Kaya mas nauunawaan ng mga international na i-avail yung JADE package po. Ayan. Ito din po, JADE package din po yung in-avail nito. Sa ads lang din po nag-inquire. Ayan. Shared conversation po sa ads. Mga konting information.
process, ayan, transaction, proof of transaction, mga details mo para maniwala si client, matawagan mo siya, ayan. Tapos call na agad. Siya na yung mismo nag-initiate ng call kasi click siya ng click sa ads ko, tapos sa page. Ang ginawa ko po, in-add ko siya sa Facebook, message ko siya, personally message po. No? Once kasi nag-inquire sa ads mo, personally message mo na, tapos screenshot mo na nag-message ka sa kanya. Screenshot mo din yung profile mo para makita niya kung ano yung i-accept niya. Ayan, kasi may mga ano rin, no? may mga client din na naka-private. Ayan, ayaw nila nag-a-accept ng mga ano request message lalo kung hindi nila nakakilala. Lalo yung sa international, sa US and Canada. Ayaw nila na nag-a-accept ng request. Kaya pakita mo dun sa conversation nyo sa ad, sa page, yung ano, yung screenshot para alam niya kung sino i-accept niya. Ayan, natok natin si Tita Nieves po, no? Ayan, nasama ko dito sa ano closing the deal. Dito yung leader naman namin sa ano po, sa... Ay, hindi pala. Ito si Tita Nieves po. Ako na lang po yung nag-close deal nito kasi willing naman si Tita Nieves. So, nagandahan siya dun sa ano, sa compensation plan. Isa din po to sa mga nurse sa ano, sa USC. Yan. Nagandahan dun sa ano, compensation plan. Tapos, yung benefits at ganda ng produkto. At the same time, ano din kasi si Tita Nieves, sobrang friendly. Kaya talaga, ayun po, no, advisable talaga i-call. Kasi hindi mo malalaman kung sino yung kausap mo, is kung friendly ba o ano ba. Ano yung, hindi mo makakapa yung emotion or your feelings nung ano mo, nung client mo. Diba? Hindi mo mauuto. Ayan. Call agad. Yan sa mga secret po natin din, no? Secret. Secret. Isa po sa mga technique natin na pagpa-follow up, pag may pupunta tayo ng office, ayan, pag may mga potential tayo na client, ang ginagawa po natin, minimension natin sila, tapos nagbibidyo tayo sa office. Ayan, tita, nandito po kami sa office ngayon. Tita Nieves, magpo-process kami ng Jade package, ng mga packages dyan sa, ano rin po, sa USA, para makakonek, kahit hindi nagre-reply, basta nakikita niya yung ano, sobrang kulit mo sa ano, sa conversation niyo. Tapos pinapakita mo na legit ka talaga, nagbibidyo-bidyo pa, tapos send ka ng mga transaction. Tapos, until na ano na, yung makukuha mo na yung interest ni client. Kasi alam niya na legit ka. Meron kasi mga willing naman, pero naninigurado lang na baka kasi ano din sila, mas scam. Kaya, ayun. And yeah, talaga maganda rin po, no, kahit hindi mo siya. Ang ginagawa po namin, sa team, pag may mga transaction po, kunyari may mga process sa office na madami, nakikipicture lang kami doon minsan, tapos pinopost namin. Yun yung inaano namin, pinapa-follow up namin sa mga client. Ano kasi, pag paulit-ulit din kasi, mahahalata din kasi ni client, pag yung picture mo paulit-ulit ka lang ng sinisend, mas okay kung bago ng bago. Kaya mas okay may mga ano po, may mga transaction ka sa office or sa mga ano padalahan. Para yun yung maipang pa-follow up mo dun sa ano client. Ayan. So, yan ang mga mentors. Ayan. Ito po yung ano, latest kong pinang-follow up ngayon. Ayan. Ito po, marami na din po itong na-encourage na mag-Jade po, no? Itong follow-up question. Follow-up, ano na to? Ginagawa ko po siyang pang-follow-up every 2 days. Ayan, for example, follow-up ako nito ngayon. Tapos, send ko siya doon sa mga nag-inquire na potential sa page, sa ads. Tapos, after 2 days, doon ako siya o ipang-follow-up ulit. Kasi may mga ano na sendan mo, na follow up mo, na hindi agad-agad na nila nababasa. Nasisin lang nila pero hindi agad-agad nila nababasa. Yung kadalasan sa mga na-inquiries po namin, sa mga napapa-executive po namin, is yung iba doon, nasasabi nila na hindi ko kasi agad nabasa yung buti na lang sinend mo ulit. So doon nilang napasa. Hanggat hindi ka pa, sabi nga ng mga mentors, hanggat hindi ka pa binablock, huwag mong ano, sukuan sa pagpa-follow up. Lalo na kung alam mong potential. Lalo pagka naka-ads ka po sa, ano, sa international, andun po talaga yung mga ano, higher package na makukuha mo. Ayan. Wala na pala. Ayun. Tatlo lang po yung
share ko po kay mentors. I hope po may na-share po ko sa inyo. Pwede nyo na lang po itong picturean po. Yung ano po, pwede nyo rin po magamit sa pagpa-follow up. Itong ating ano po, raffle entry. Ayan. Ito lang po yung ginagamit kong captioning dyan pag nagpa-follow up. Tapos sinusundan ko lang po ng picture. Ayan. So, effective din po siya sa amin. Baka din po maging effective sa inyo. Pwede nyo din po magamit. Ayan. Once kasi na ano po, na follow up namin ng ganito, ako po, pag napa-follow up ko po ng ganito, tapos nag-reply, ayun na po yun. Yun na po yung hudyat ulit na ano, ituloy-tuloy yung conversation. Tita, tawag po ako sa inyo. Explain ko po sa inyo paano po siya mag-work yung ganito po, ano, entry. Ganito po yung present ulit. Kasi may mga nag-i-inquire or mga inquiries sa ads natin na follow up natin na ganito, hindi pa natin napapresentan ng compensation or mga packages. Kaya pagka once na nag-reply dito, paano ba yan? Tapos doon na ano, i-kausapin, call mo ulit. Tawagan mo agad para matwist po doon sa ano, interest na kumuha ng package. Ayan. Ayan po mga mentors. I hope po may na-share po ako sa inyo.